Good morning po. Blessed Lord's Day sa atin pong lahat. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay dinala ng Panginoon ngayong umaga pong ito. Brothers and sisters, we had our Vineyard Fellowship last night, yung ating young adults. So, God is so good because He brought new people into the church. All right? He brought new people who are able to hear the gospel. So, nakakatuwa po ang Panginoon sa ginawa niya po kagabi. Today, we will look at Christ, our generous King, based on 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 9. And there's going to be another text aside from 2 Corinthians 8, 1 to 9. But we will only read first that itong first passage po na ito. So, maari po bang tumayo po tayo before the presence of the Lord to read our text? Let's come before God. Sabi po rito, "And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. And they exceeded our expectations. They gave themselves, first of all, to the Lord, and then by the will of God also to us. So we urge Titus, just as he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich." Let's all come before the Lord, brethren. Our loving Heavenly Father, we bless you, we praise you, we thank you so much for this beautiful Sunday morning that you've gathered, Lord God, your people as your temple for your presence to dwell in our midst, Lord Jesus, and in our hearts. Father God, kami po ay napupuno at napupuspos, Lord Jesus, ng inyo pong kapangyarihan, ng inyo pong kabutihan, Lord Jesus. Lahat ng ito, Panginoon, ay dahil sa inyo. Lahat ng ito, Panginoon, ay galing sa inyo, mula sa inyo, at lahat ay para po sa inyo, Panginoon. Nawa, Lord God, as we worship, as we continue to hear your word, Lord, may our lives, may our ears, may our hearts, Lord God, be offered to you as a living sacrifice. We pray, Father God, na ang mga buhay po namin, Panginoon, ay tunay na maging mga alay na pagsamba sa harapan po ninyo. Holy and pleasing to God. We thank you, we praise you, Lord, and we believe, Lord Jesus, that you will be the one to work in our midst, not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. We believe, Lord Jesus, in the Spirit of God, Lord, who is able to do things that no man could ever do. Panginoon, kayo po ang siyang kumilos ng malaya sa aming pong puso. Sa matamis na pangalan ni Jesus, amen and amen. Tayo po ay makaupo na, mga kapatid. As you all know, we are doing a series on money, all right? At nandito na tayo, mga kapatid, sa pinaka-last na part ng ating pong series. So if you remember, the first was our true source of security. And then the second, we talked about managers, not owners. And then last week, Pastor M talked about financial wisdom from the book of Proverbs. It is so fitting that we will end this series with Christ, our generous King. All right? And you will be so blessed that you attended today. Okay? So, punong-puno po ng generosity ang atin pong Panginoon. Brothers and sisters, generosity is an attribute of God. All right? Ang Diyos, wala pong kadamutan ang Panginoon.
It is one of the characteristics of God. Alam niyo po, we would not have anything, and in fact, we wouldn't be alive if it were not for God's generosity. Yung buhay natin, ito ay bigay ni Lord. Lahat ng meron tayong talino, galing, talent, gifts, yung lakas na meron po tayo, lahat ito ay galing kay Lord mula sa Panginoon because of His generosity. Brethren, everything we have in life is because of Him. And you know what, brethren? God wants us to be like Him, which means He wants us to be generous too. It is the very nature and the being of God to be always giving. Pag tinignan natin, mga kapatid, ang creation ng Diyos, yung araw, lagi yang nagbibigay. Tama po? Yun pong tubig, laging nagbibigay. Yung hangin, laging nagbibigay. Yung pong mga harvest of crops, laging nagbibigay. Yung lupa, laging nagbibigay. Hindi po yun ang gagaling dun sa mismong lupa o sa creation. Nagbibigay itong araw, lupa, hangin, kasi po ang Diyos ang nagbibigay ng lahat. Alright? Brethren, all these things give because God is the ultimate giver. Brethren, God has no selfishness. He keeps nothing to Himself. That is why yesterday in our Vineyard Fellowship, we were asking, what is true joy? What is true pleasure? And true pleasure is not found in things. It is not found in travel, all right? Those things could be fun, but they fade away. But we look for something that's permanent. Amen po. Something that lasts and satisfying. That is why when we try these pleasures from the world, we find that afterwards we are empty, disappointed. Kumbaga, nag-intay ka ng 3 hours pumila sa Sky Ranch, sa roller coaster. And that ride only lasted for 3 minutes. And then after that, you tell yourself, sayang, diba? It produces disillusionment. Because at the end of the day, true joy, true pleasure can only come from God. Why? Because when God created us, He created us so that He may communicate, He may impart to us who He is. That's how generous the Lord is. Amen? Kinreate po tayo ng Panginoon para mai-impart niya po sa atin ang buhay niya. Mai-impart niya po sa atin kung sino siya. Amen po? Kaya po hindi tayo robots. We're human beings with a free will. Of course, that free will now is already fallen. Pero po, tayo'y kinreate ng Diyos for Himself so that He may communicate to us, He may give to us who He is, that we may have a relationship with Him. Amen po. Yun yung pinaka-purpose kung bakit tayo po ay nilikha ng Panginoon. Our text today is taken from 2 Corinthians. Alright, as I've said, 2 portions, 8:1-8 and 9:6-12, which we will read later. Etong 2 chapters po na ito ng Bible has something to do about generosity. Okay? Ang context po nito, has something to do with the third missionary journey of Paul. All right? So, ganito yung kwento nito. Si Paul took up a special fundraising project. Okay? Kasi yung pong mga saints dun sa Judea or Jerusalem, they were going through tough times. Okay? They were going through tough times. Now, Paul, in his apostolic heart, no, in his heart of hearts, he wanted to be able for the Gentile churches to bless the Jewish church. All right? So he did a fundraising project for all the Gentile churches so that they would be able to collect and be able to bless. Ang another purpose noon is so that there could be unity. He didn't want division between the Jews and the Gentiles. So this was a token of love to the Jewish saints. All right. So ito na, itong Corinth church, ano yung background nila? A year before the letter was written, the Corinthians made a pledge. They were so enthusiastic. They were so enthusiastic that they wanted to share dun sa fundraising ni Paul. Okay? Para dun sa Judean saints. However, an entire year had passed, but still, they have not fulfilled their pledge for the Jerusalem saints.
So kaya nga po sabi ni Paul, even though the church excelled in faith, speech, in knowledge, and in earnestness, but they didn't excel in the grace of giving. So ang dami nilang spiritual gifts and all those things, but this was one area that they didn't excel in. All right? So here we will find, dito sa 8 and 9 na chapters, Paul talks to them about the grace of Christ. Okay? The grace of Christ. Alam naman natin ang ibig sabihin ng grace. All right? Mercy is wrath withheld. Okay? But grace is favor given to those who don't deserve it. So grace is favor. It's not something that you work for or you earn, but it is something that is given without any merit whatsoever. All right, yun pong ibig sabihin ng grace. So dito sinasabi yung grace, yung biyaya, yung favor ng Panginoon working in our hearts when we share. All right, when we are generous to others. So there are three things this morning that this passage would lead us to. The first is the grace of Christ upon the Macedonian churches. The second is the grace of Christ through the gospel. And the third is the grace of Christ that never runs out. All right? So let's look at the first. The grace of Christ upon the Macedonian churches. All right? So ano yung gagawin ni Paul para ma-challenge na yung Corinthian churches na i-fulfill nila yung kanilang ipinangako for Jerusalem saints? Ang ginawa niya, challenge niya by showing them yung testimony ng Macedonian churches. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. So, please take note that Paul was not exalting the church, the people. He was exalting the grace of the Lord. Okay? So, itong Macedonian churches na to, Philippi, Thessalonica, Berea, sabi rito, ano po, when you look at verse 2, it says, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. So what was the grace of God upon these churches? Number one, all right, these churches gave despite their circumstance. Okay, so gusto niyang i-share sa kanila, alam nyo, itong Macedonian churches, itong ginawa nila. In the midst of a very severe trial, the Macedonian churches were going through not just a trial, but a very severe trial. All right? Sabi rito, they were in extreme poverty. Yung extreme poverty, ang ibig sabihin po noon ay rock bottom poor. Rock bottom poor. So, ibig sabihin, walang wala. Naka-experience na ba kayo na walang wala? All right? Ito po, walang wala. Okay? Walang wala po sila. So, malamang kaya po sila umabot sa extreme poverty kasi po dahil sa faith nila, they refused to compromise dun sa idolatry ng mga trade guilds. So, hindi po sila nag-compromise na walan sila tuloy ng work. So, because of that, they became jobless and many of them suffered. Okay? Many of them suffered. But this poverty and very severe trial did not hinder them from sharing. Okay, from being generous. Okay? So sabi po rito, their overflowing joy and their extreme poverty welled up. What a way to have an equation. Ika nga, poverty plus trial equals plus joy equals rich generosity. Okay, so yun yung nangyari sa kanila. What else was the grace of God? Okay, what else was the grace of God upon the Macedonian churches? The Macedonian churches gave beyond their ability. Di ba, isipin natin, walang-wala na nga, meron pa siyang maibibigay, di po ba? Pero sabi sa verse 3, for I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. So mapapatanong ka, ang point ni Paul is mapapatanong ka dito sa mga taong ito, anong nangyari, bakit very remarkable, extraordinary, yung kanilang giving sa Panginoon, samantalang dahop na sila. Brethren, ang whole point po nito is si Christ. Okay? Ang whole point po nito is ano ang ginawa ng biyaya ni Kristo Jesus sa kanilang mga puso such na ganito yung kanilang patotoo. All right? The third,
Sabi doon, for I testify that they gave as much as they were able. Tapos sabi pa rito, and even beyond their ability. Mahirap pantayan tong Macedonian churches. Tama po. Ang maalala po natin siguro na enthusiastic giving, particularly sa Old Testament, yung giving ni David, for example, I will not give the Lord anything that will not cost me anything. At yung giving dun sa temple and tabernacle, 'di ba? Na people just kept giving and giving until sabi na ni Moses, tama na. Kasi over na, no? Dito sa New Testament, ito yung example. Siguro yung widow's mite, another example. Pero dito, wow, ito yung sinasabi ni Paul na pamarisan nyo sila. Tingnan nyo yung kanilang patotoo. Tingnan nyo kung ano yung ginawa ng biyaya ni Kristo sa kanila. Alright? Yung sinasabi ni Bro Sam kanina na Jesus is the answer. He's not just the solution. He is the answer. Ito yung ginawa ni Jesus sa buhay nila. Alright po, no? Ano pa po? They gave enthusiastically. Alright? Alam nyo po, dito nagkakatalo kung ang giving natin ay talagang kapuri-puri sa Panginoon. Kapag tayo po ay nagbibigay na hindi po tayo nakangiwi, ngunit tayo po ay nagbibigay ng hilarious or cheerful giving. Yung cheerful giving po rito is yung we just can't define the joy, all right, that we were able to give unto the Lord, okay? And these Macedonian Christians gave enthusiastically. Sabi rito, entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service to the Lord's people. Have you ever come across this kind of example where others urgently pleaded? They begged, okay? They were not just willing, but they were begging, please, Paul, let us give. Siguro sabi ni Paul, wag na, wala na nga kayo makain. Hindi, please na. Pas maiiyak-iyak pa, pag di mo to tinang, di ba may mga ganong nagbibigay? Alam niyo po yun? Yung sige na, yung tatanggapin mo kasi, ano eh, yung ma-hurt na siya pag hindi mo pa tinanggap, di ba? Parang pambihira, katanggapin mo na. Parang, alam niyo po yun? May naka-encounter na ba kayo ng gano'n? Ano? Yes, ako po naka-encounter na ako ng mga ganong human beings. And nakaka-bless, di ba? Nakaka-bless dahil alam mo na talagang tagos na tagos ito sa kanilang mga puso. The Macedonian churches needed no prompting, no reminding like the Corinth, okay? They were more than willing. They begged. It was voluntary, it was spontaneous, okay? It was spontaneous. What else? They gave out of love. Sabi po sa verse 5, and they exceeded our expectations. They gave themselves first of all. Kanino po nila binibigay ang kanilang mga sarili? Una sa lahat, kanino po? Kay Lord, sa Panginoon. Ang ibig sabihin po noon, their giving was a product of their personal worship and offering to God. All right? Their giving to the Lord showed the worth of the Lord to them. Ulitin ko po yun. Their giving to the Lord showed the worth of the Lord to them. Okay? So, they were not giving money. They were giving themselves, okay, to the Lord, all right? They were not giving their resources. They were giving themselves to the Lord. It showed how much worth and value the Lord is to them, okay? That is why it's not anymore about measured amounts. It's not about that. It's now their own worship to the Lord. At sabi po rin, and then by the will of God also to us. It's by the will of God, meaning it's not induced by self, okay? It's not something that was self-imposed, but it was spirit-led, okay? So, ano yung pangalawa about the grace of Christ? The grace of Christ in generosity could only come from the gospel. It could only come from the grace of Christ through what He has done for us. In 2 Corinthians chapter 8, sabi po sa verse 8, I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. Okay, so clear yun.
For you know, alright, ito na si Paul. Ang galing ni Paul hindi naman niya pinagigilty yung mga tao, pero pinapaalala niya lang, huwag niyo lang kalimutan si Lord. Okay, huwag niyong kalimutan si Lord. For you know, the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty. Grabe po ito. So that you through His poverty, might become rich. Alright? So, yung pag-ibig at pagmamahal ng Panginoong Jesus ay ganun na lamang na okay lang na siya yung mawalan at maghirap basta tayo ay umaman. Okay? Naitindihan po natin, okay lang na siya yung maghirap kasi gusto niyang tayo po ay makinabang. Tayo po ay mapagpala. Alright? So, grabe po ang gospel. When we look at the sacrifice of the Lord. In what ways was Jesus rich? Alright? In what ways was Jesus rich? Of course, Jesus was rich in His person, for He is God. He is God. Sino ba ang mas mayaman pa kesa kay God? Who else could be richer than God? We know this, right? Managers, not owners, because only God is the owner. Psalm 24, the earth is the Lord's and all it contains, the world and all those who dwell in it. Sabi ng Panginoon, di po ba? Gusto ko ba ng calf? Gusto ko ba ng cattle? Akin lahat yan eh. The cattle in a thousand hills, they all belong to me. Jesus Christ is omnipotent God and can do whatever He wants. He can get whatever He wants or likes and order everything in creation to do His will. Alright? So when you're talking about being rich, who could be richer than God? Who could be richer than Jesus? Who could be richer than the Lord Himself? He is rich. He is God. He is the source of everything. But it says here in the Bible, though He was rich, yet for your sake He became poor. How can God become poor? Tama po? Paano ba mapupwedeng maging pobre ang Diyos? Paano magiging pobre ang Diyos? Of course, this refers to the incarnation of the Lord. This refers to the Lord Jesus Christ, the second person of the Trinity, coming to earth, becoming a baby, becoming a human being, and becoming like one of us so that He could be our Redeemer. He left the throne of heaven to become a servant for our sake. Christ did not exploit His godhood or status for His own advantage. Instead, He denied Himself to serve. Jesus Christ laid aside all His possessions so that the Bible says He didn't even have a place to lay His head. Walang matuluyan si Lord. Wala man lamang siyang baong unan. Jesus' family was poor. Mary and Joseph were poor, and He Himself was poor all His life. Jesus chose to be dependent on the charity of a few friends that He drew around Him. Yung pong mga nagsusupport, sila Mary, all right, ito yung mga Cleopas, no, na mga nagsusupport po kay Jesus. Jesus had no farms or plantations. He had no splendid palaces. He had no money in coffers or in banks. He had no property to distribute to His friends. In fact, before He died, He entrusted His mother to the charity of one of His disciples. All of Jesus' personal property seems to have been the clothes He was wearing, which was divided among the soldiers who crucified Him. Yun lang talaga yung possession ni Lord eh. Yun lang yung property niya. But the ultimate experience of poverty of the Lord Jesus Christ was when He was made sin for us on the cross. Alright? When He was made sin for us on the cross. Christ became poor by accepting death. Okay? Christ became poor by accepting death. He suffered and died, and it was a humiliating death.
Okay? Yung cross, hindi po yan ibig sabihin, ang ibig sabihin po niyan is humiliation, rejection, all right? Hindi lang po yan suffering, pero it means that you have been treated like the worst of criminals, okay? He suffered and died, and what else? Ito yung ultimate poverty ng Panginoon. He was separated from God in our behalf. My God, why have you forsaken me? All right? Tamang-tama, kasi Lenten season, di po ba? Pinaalala po natin yun pong nangyari sa ating Panginoon. Which reminds me, Resurrection Sunday po next week. Question is, why did Jesus do it? Why did He become poor when He was God? All right? Why did He go through all this? The Bible says that we might become rich. Can you tell your person seated to you next that we might become rich? Okay, that we might become rich. No? That we might become rich. Para tayo po ang maging mayaman. Okay? So that you, through His poverty, might become rich. Brethren, Jesus became poor to make us rich. Does that strike us? He became poor to make us rich. All right. Brothers and sisters, we are rich. All right. We are already heirs and co-heirs of Christ. Alam niyo po, yun ang nature ng pag-ibig. Ang nature ng pag-ibig, gusto mo, yung meron ka, meron din yung iba. Amen po. Yun ang nature ng pag-ibig. Gusto mo yung masarap na kinakain mo, naiisip mo yung pamilya mo na nasa malayo, sana kinakain din nila ito. Ang nature ng pag-ibig, gusto mo yung kapiling mo sila, kasama mo sila. Pag-ibig ba yung ayaw mong makita siya? Pag-ibig ba yung gusto mo siyang layuan? Hindi yung pag-ibig eh. Pag sinabi mong pag-ibig, gusto mo lagi kayong magkatabi. Lagi kayong magkasama. At yun yung nature ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya po siya namatay para sa atin, para lagi na natin siyang kasama. Alam niyo po yun? Para eternity, alam niyo po yun? Si Lord na yata yung pinakatotoong clingy sa lahat. Naintindihan po natin, tayo clingy tayo sa mga boyfriend, girlfriend, mga asawa natin, di ba? Pero may limitasyon yun eh. Pero si Lord gusto niya that we abide, all right? We abide because that's why He became poor. That's why He became poor, so that we might become rich, so that what He has, we too might have. Can you imagine? It's said in the Bible, we're heirs and co-heirs of Christ. Yan si Lord. Hindi si Jesus Christ madamot na, ha? Lord, talagang dapat i-share ko sa kanila, amang Diyos, amang banal, di ba? God the Father. Hindi po eh, si Jesus Christ, yun yung, grabe yung generosity talaga ng Panginoong Jesus. Now that we have trusted in the Lord, we now share in all of the riches of Jesus Christ. Amen po? We now share in all the riches of Jesus Christ. Everything that Jesus has, Jesus, He shares it with us. Of course, yung pinaka-fulfillment po niyan would be pag tayo po ay niredeem na ng Panginoon, alright, sa eternal life po natin. So, ano ang application nito? It means that God didn't put us on this earth, therefore, to live for ourselves. Okay? He blesses us so that we can bless others because He wants us to be just like Himself. He wants us to be just like Himself. Amen po. Nako, parang ayaw pumayag. Parang ayaw pumayag. Kung ito ang sinasamba at dinadakila natin na Panginoon, na siyang nagpayaman sa atin, na siyang namatay para sa atin, ano na tayo ngayon? Ano na ang mangyayari sa ating mga puso? Ano na ang mangyayari sa ating mga buhay? Gagayahin natin ang Panginoon. Tama po. Kumbaga, like father, like son. Like mother, like daughter. Kung ano ang puno, siya rin naman ang bunga. Puno mo ba ang Diyos? Puno mo ba si Kristo? Kung siya ay puno mo, kamukha mo siya. Okay? Kamukha mo siya. Pero kung ikaw ay, nakakatawa kasi naging sabi-sabi na rito sa church, ikaw ay boksingero. Hindi ka nagte-taekwondo. Anong klase? Di po ba?
Dahil ano po, alam nyo po, gagamutin ni Lord yung kakuriputan natin. Oo, amen daw. Totoo po yan. Walang Kristiyanong makunat. Walang Kristiyanong kuripot. Kasi, ano po eh, it's the opposite of what happened to you. Imagine, you don't have to go through, ano po, you don't have to be on a firing squad because Jesus did it. He did it. He died for you. You don't have to go through, ano po, the punishment of hell because Jesus did it. Now, wow, hindi lang ito jackpot ng isang beses. It's infinite po yung napanalunan natin kung tutuusin, di po ba? Grabe po yung binigay ni Lord sa atin. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. And he died for all that those who live should no longer live for themselves. Amen. But for him who died for them and was raised again. Jesus never asks for something that he first has not done. He does not ask us to love when he has not loved. Tayong mga tao, ganun tayo, selfish, puro tayo pakabig. Pero si Lord hindi eh. Lahat ginawa niya, lahat binigay niya, wala po siyang withheld. Amen? The Lord did not withheld. He didn't withhold anything to show his love. Tumodo si Lord. You know something that sometimes makes me ano po amazed is that the incarnation of Jesus Christ is forever. The glorified body of Jesus Christ is forever. He's forever a human being. He will forever have two natures. Alam niyo po 'yon? Parang Lord, grabe naman yung sakripisyo mo. Alam po 'yon? Grabe naman yung sakripisyo mo para sa amin. Ganun mo, Lord, kami kamahal, that you will always have, alright, a human body, a glorified human body, of course. But that's the Lord. Kumbaga, sinuot ni Lord yung sarili niya doon sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Wala nang balikan yun. Alam niyo po yun, wala nang balikan yun. I like so much how one person said what the gospel is. The gospel is not about what we can get from God, but what God has given to us so that we can give of ourselves to others. Now let's go to the third and last part of our message today. The grace of Christ that never runs out. Okay? The grace of Christ that never runs out. Masarap sanang tumigil na dun sa second major point, di po ba? Doon pa lang, punong-puno, busog na tayo. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. He became poor in order to make us rich. Pero Paul continues to exhort the Corinthian believers because he wanted to show them that even when you give, do you know what? That you are the ones who are still continually blessed. All right? And others are also continually blessed. Okay? So saan natin ito makikita? What are to we remind ourselves when we practice the generosity that we see in the Lord Jesus? Number one, remember that we reap in measure as we sow. Okay? Remember that we reap in measure as we sow. 2 Corinthians 9 verse 6, sabi po ni Pablo sa kanila, ito na yung pinaka-last section nung kanyang letter 8 and 9 on the giving of the Corinth, no? Sabi niya ito, remember this, okay? Remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Okay? So here, what Paul does is he makes the Corinth church understand that in sharing, in giving, in being generous, they continue to see the grace of Christ in the same way that we see in nature the grace of Christ. Correct? Why? Because when a farmer plants, yung isang seed na yon, the return of that one seed is always larger than that one seed. Nakatry na ba kayo magtanim ng isang binhi, tapos ang lumabas lang isang bulaklak? Di ba hindi? Magtanim ka ng isang pine cone o magtanim ka ng isang binhi,
puno ang labas niyan eh. Tapos ilan ang bunga niyan? Isa lang yun. Hindi naman dalawang seeds, di ba, ang nakakaproduce ng isang halaman. Isang seed lang yun eh. Pero yung isang seed na yun, tama po, nagigets niyo po, isang, at ito na lang, mas Pinoy. Ilan ang kailangan mong buto para makapagtanim ng puno ng mangga? Isa lang. Tama, isa lang. Pero grabe, ang laki ng puno ng mangga. Ilan ang magagather mong ano po, bunga dun sa puno ng mangga? Ilang mangga yun? Taon-taon yun. Kaya, it's the grace of Christ that never runs out. Now, that's why Paul was saying, are you going to experience this in your life? Are you going to experience this in your life? Or you won't experience this in your life because you don't know the grace of the Lord. A farmer who plants only a few seeds will get a small crop. Yun yung sparingly equals reaping sparingly. But the one who plants generously will get a generous crop. Does that make sense? Of course. Konti ang iyong tinanim. Siyempre po, isang track, ano tawag dito? Kunyari, isang paso lang. So, isang paso lang. Pero magtanim ka sa 50 paso, 50 paso din yung magbubunga. Di po ba? No farmer considers sowing as a loss, since the harvest will come and it will provide seed for the next. Meron ka ba narinig na farmer nagsabing, nagtitipid ako ng binhi eh. Ha? Nagtitipid ka ng binhi? Saman ako, anong klaseng equation na agriculture yan? Oo, nagtitipid ako eh. Sayang kasi yung binhi. Hindi mo ba naiintindihan yung formula ng pagtatanim? Na pag nagtatanim ka, yung harvest, mas malami pa doon sa tinanim mo? Okay? So, kung magtatanim ka ng marami, edi grabe rin yung harvest mo. No sower begrudges the seed he casts upon the ground or tries to scrimp, okay, nagtitipid by sowing as little as possible. Tatago ko to, sayang eh. No? If a frame ko, lalagyan ko ng ano, di ba? Lalagyan ko ng, ipipreserve ko tong seed na to. He willingly sows all that he can. Kaya nga po ba, di ba? Sinasaboy mo yan eh. And trusts that God will bless the sowing with a bountiful harvest. Okay? If the farmer for some reason stints on the sowing, he will cheat himself of that harvest. The more he sows, the greater the harvest he will reap, and the more he will have for sowing for the next harvest. Agree? Okay? The more that you sow, the more that you harvest. So the more that you harvest, the more that you will sow again. Alright? So tuloy-tuloy. God is the example of unsparing sowing. Alright? God is the example of unsparing sowing. How? Romans chapter 8, verse 32. He did not spare his own son, but he delivered him up for us all. How will he not also along with him freely give us all things? That is unsparing sowing. Unless a grain of wheat or a kernel of wheat falls to the ground and dies, it is a single seed, but if it dies, it produces many seeds. Sabi ni Lord yun bago po siya mamatay sa cross. So here we will find that the nature of God, you find it in agriculture, in nature, but the nature of God you will also find in the gospel. Okay, that He died, Jesus died as a seed. Alright? And ang harvest po is the church, the kingdom of God. So we who are godly must follow the example of the Lord. Ngayon, ito po. Okay? Applying this analogy to giving means that plentiful giving results in plentiful harvest. Alright? Yun yung number one. Remember, sabi ni Paul sa kanila. Pero ito, what kind of harvest is reaped by generosity? Okay? What kind of harvest is reaped by generosity? In our times today, all right? In our times today, ang term ng isang commentator, unscrupulous ministers. Ibig sabihin, mga hinayupak na mga, 'di ba? Mga hinayupak na mga ministro, mga ebanghelista, mga pastor na ang turong ito ay kanilang ginagamit to enrich themselves by appealing to the greed of the people.
Alright? May kwento po yung isang pastor natin, isang pastor po na kakilala ko na one time nakarinig siya ng isang preaching ng isang prosperity preacher. Sabi ng prosperity preacher, magtanim ka! So, alam niyo, nakakaawa po talaga kasi yung mga tao, pag sinabi magtanim, okay, maglabas ka ng pera, tapos dali mo rito sa stage, magtanim ka, okay? So, yun po ba yung application nito? Yun po ba yung sinasaad na ibig sabihin po nito? Okay? So, these days, a lot of, not a lot, I hope not a lot, but many, okay, many unscrupulous ministers entice people to give, thinking that the more, making them think that the more that they give, the more that they will get in return. That is an appeal to greed. The Bible does not appeal to greed when Paul wrote this. All right? Kainisip natin, hala, magbibigay ako mamaya. Okay? Para bumalik. Alam niyo po, naririnig ko po yan. Kahit po minsan sa iba sa atin, naririnig ko po yan. Naririnig ko, magbigay ka kasi para bumalik. Okay? Naririnig ko po talaga yan. Ano po? And I thank the Lord, nandito na tayo ngayon sa opportunity na to. Kasi po, okay, i-check natin yung puso natin. Dahil kung ganun ang puso natin, alam nyo po, huwag ka na magbigay kasi hindi i-bless ni Lord dyan. Hindi yan yung totoong bine-bless ni Lord na uri ng pagbibigay sa Panginoon. The Bible is not into teaching a shrewd investment strategy on how to reap greater material blessings by giving a portion of it to others. All right? So if one gives in hopes of attaining, all right, harvest, okay? If one gives in hopes of attaining greater material prosperity, then one will harvest only is spiritual poverty. Amen po? If one gives in hopes of attaining greater material prosperity, then you will only harvest spiritual poverty. You will only harvest spiritual and yes, maybe even material poverty. Because there is something wrong, okay, with our giving. So, dapat nating i-interpret yung verse na ito sa verse 6 with verse 7. Number 2, remember that we reap as we sow with right motives. Alright, amen po! We reap what we sow with right motives. Verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Alright. Ano ang kaibahan ng agriculture, ng nature planting versus spiritual planting? Motive makes no difference to the farmer kapag nagtanim siya. Wala namang connection yung puso or motive ng farmer eh. He may be farming or planting out of pleasure, out of pride, out of need. It's out of the question, no? It's irrelevant. Bakit po? If he sows good seed, has good weather, he will reap a harvest whether his motives or his heart is good or not. But not with spiritual sowing. Okay po? Not with spiritual sowing. In spiritual sowing, the heart is everything. The heart is everything. The motive in giving, or in fact in any service or activity given to the Lord, is always very, very important. Amen po? Yun ang totoong tinitingnan ng Panginoon, yung motive. Our giving must come from the heart, and the motive in the heart must be to love the Lord. It must be to please the Lord. Amen? Okay? Something's wrong with your giving when you're not giving because you love the Lord. You may be giving everything, but if in your heart, it's out of pressure, huwag ka na magbigay kasi hindi ba bless ni Lord dyan. Okay? Huwag ka na magbigay kasi hindi yun yung nakakasaya sa Lord eh. Hindi kailangan ni Lord yung hindi kailangan ni Lord yung pera natin. Ano po? So what is cheerful giving? Cheerful giving is, by the way, yung word na cheerful, sa Greek, ang ibig sabihin nun, hilarious. Alright, hilarious. So,
Ganun na lang yung joy, you know, yung joy mo. Okay? Cheerful giving is when we cheerfully share what we have because we have experienced the grace of God. We have experienced the grace of God. That is why for the one who gives, even if the person acknowledges it, thanks him for it or not, or ano man ang mangyari, basta, Lord, yung makapagbigay ako dahil naglagay ka ng grace sa puso ko, Lord, reward na yun eh. Na binago mo ako na dati napakadamot ko, napakakuripot ko, tapos ngayon, Lord, ito na yung grace mo sa buhay ko. Panginoon, salamat po. Ako po yung unang na-bless. Amen po. Kaya sinasabi mo, it's more blessed to what? To receive? Oh, to give. Okay, it's more blessed to give than to receive. Sabi yan, sa Bible po yan. Cheerful giving is giving that has no selfish motive to gain later on. Alright? What else? Cheerful giving shouldn't be out of pressure. It shouldn't be out of pressure. Paul was saying, they should not give out of obedience to Paul, but they should give out of obedience to the Lord who gave himself to them. Okay? So again, don't give when someone is pressuring you because you won't be blessed anyway. Okay? Deuteronomy chapter 15, verse 10. Give generously to them and do so without a grudging heart. Masama loob, yung ibig sabihin ng grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. So may condition. Kaya po hindi ganun hindi po ganun, hindi po biro ang magbigay sa Panginoon. Tama po? Lahat naman pwede magbigay eh. Napakadaming pilantropo. Si Bill Gates, pilantropo. Ano po? Si William Buffett, pilantropo. Ang dami-daming pilantropo. Pero yun ba ay ikinalugod ng Panginoon? Okay? So kahit non-Christians, pilantropo. Pero iba po yung giving dahil tayo po ay may relasyon kay Lord. Ito po ang sabi po dito, without a grudging heart. Giving with a glad heart promises reward from God. God only values those gifts that come as a free expression of the deepest part of their souls. You know, brothers and sisters, this is a bigger petition to the Lord than being able to give. All right? This is a bigger petition na, Lord, I will give with joy, with cheerfulness, na with a hilarious heart. Lord, kaya ko ba 'yon? Alam niyo po, pag nagagawa na natin 'yon, alam mo si Lord 'yan eh. 'Di ba? Si Lord 'yan na pinuspos kanya ng biyaya niya dahil hindi natin 'yon kayang gawin. Kaya nga sinasabi ko, kung pagbibigay at pagbibigay lang, ang daming pilantropo. Pero yung nagbibigay ka na ikaw ay nag-uumapaw sa kagalakan dahil sa Panginoon, yun ay biyaya. So giving reluctantly or under compulsion, I like how one Bible theologian says, it's canceling out any benefit that could be received from the gift. Sakla po, di ba? Nagbigay ka, pero wala, baliwala, canceled out. Kasi masama heart mo eh. Okay? Mapait ang iyong muka. Nung inabot po yung gift mo, nakangiwi ka. Kaya nga, di ba, pag nanglilibre ka ng pagkain, sabi din mong Bible, di ba, you just have wasted your compliments. If the person na naglibre sa'yo, iniisip, ting, 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 magkano na ba? Naku, umorder pa ng juice. Naku, umorder pa ng appetizer. May salad pa. Di ba? Sabi ng Bible, huwag ka na mag-compliment. Diba? Pag ganyan yung nalilibre sa'yo, huwag na. O, syempre, huwag ka namang mag-order ng kay mamahal. Diba? Diba? Nakakaano na naman yun. Diba? You should also be considerate. But the point is, diba, no one wants a grudging giver. Correct? No one wants a grudging giver. Of course, I'm not saying this because I'm perfect. Ano po? Ako rin, nagkakaroon din naman ako ng mga ganun. The last is this. Remember that we reap to make it possible for us to be even more generous. Amen? Remember that we reap to make it possible for us to be even more generous. You will reap. Ang tagal ko na po sa ministry eh. Alam niyo yung kwento ko na ano kami, di ba, nabaon nga kami sa utang dahil kaka-credit card ko kasi bili ako ng libro.
And at the same time, kasi nga ginagamit ko siya sa ministry, akala ko okay lang yun. Pero alam niyo po, mabait ni Lord kasi nakita pa rin ni Lord yung heart ko eh. Nakita pa rin ng Panginoon yung intention ko na makatulong sa work ni Lord. Mali nga lang yung naturo sa akin principles. Pero alam niyo po, kaya masasabi ko po na ever since ako nag-commit sa Panginoon, lalong-lalo na po sa ministry ng Panginoon, ito'y totoong-totoo po kasi eh. Totoong-totoo po siya. Hanggang sa naging mag-asawa na po kami ni Brother M. Totoong-totoo po yung biyaya ng Panginoon, yung kanya pong pag-iingat at pag-aalaga. God rewards generosity with material abundance so that we can continue to bless others. All right? Okay? He rewards generosity with material abundance so that, tan-tan-tan-tan, okay, we can continue to bless others. All right? Yun naman yung purpose nun eh. Kaya minsan di ba nagpa-pray tayo, Lord, magpa-pray ba ako, Lord God, na i-bless niyo po ako? Pero ito yung tatanungin ni Lord eh. Di ba? Saan mo gagamitin? Saan mo gagamitin? Gusto mo dumami ng dumami yung pera mo, yung savings mo. Saan mo gagamitin? Saan mo siya gagamitin? Amen? Saan mo siya gagamitin? Enough na, di ba? You have everything you need. Opo, Lord. O, saan mo siya gagamitin? Kaya po ang tanong is, yun na nga eh. If God will give us a plentiful harvest materially, are our hearts going to use it for His glory? Okay? And God is able, verse 8, to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. What this verse is saying is that God is able to abundantly supply us with everything necessary to have enough for our own needs and at the same time to be generous with others also. Okay? This is the grace of Christ that never runs out. Ito yung promise ng Panginoon. God is, hindi naman si Lord yung He will abundantly supply tapos walang matitira sa'yo. Tapos gutom kayo ng family mo. Hindi naman ganun ang Panginoon eh. He is able to abundantly supply so that in all things, at all times, having all that you need. Okay? Having all that you need. You will abound in every good work. So magiging maganda ka pa rin patotoo ng Panginoon. Okay, magiging magandang patotoo pa rin yung buhay mo sa iba na hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Yung salita po dyan, having all that you need, we might probably think, ano ba ibig sabihin niyang having all that you need? Actually, ang ibig sabihin niyan is contentment. It means contentment. Alright? Ito po. Most people become miserly in their giving. Ibig sabihin ng miserly, ibig sabihin nagkukuripot. Okay? Nagkukuripot, nagbubuksingero. Become miserly in their giving because they worry that they will not have enough for themselves. Ala, ano nang matitira? Ano nang matitira sa akin? Ngayon, pag ito po ang takbo ng ating isip, it assumes that we will only give when we are prospering and when we have something extra that we will not need for ourselves. All right? So when we are miserly in our giving because we are worried that we will not have enough for ourselves, then we are assuming na magbibigay lang ako kapag maraming excess. Pag may surplus, pag may sobra. Okay? Yun ba yung gusto ni Lord na attitude or characteristic mula po sa atin? Hindi po. Paul says that at all times, God provides us with all that we need so that there is never any time that we cannot be generous. Yun yung ibig sabihin dito nung at all times. He provides us with all. Kung baga dun, hindi lang yung pagmarami or maraming capacity. Magugulat po tayo kung kailan po tayo dumadaan sa trial, tsaka naman tayo ni Lord ginagamit to help. Amen. All right. Our church has many experiences of that. That givers in this church would go through periods of testing, of lack. And that's the time that God would test them if they would still continue to give. All right? Madaling mag
mag-share, magbigay kapag flourishing eh. Pero yung test is, magiging faithful ka pa rin ba kapag konti? Okay? So yun po yun. David Garland, in his commentary in 2 Corinthians, said, "The more we give, the more we will be given by God to share with others. We may not have all the money that we want, but we will have all the money we need to be abundant in our giving to others." Ang ganda po, di po ba? The more we give, the more we will be given by God to share with others. Alam mo kaya hindi ka nadadagdagan sa material blessing mo? Kasi ayaw mong pawalan. Okay? The problem with being tight-fisted is that the closed fist prevents us from receiving anything more from God. Tama po. Ibig sabihin, paano ng Panginoon bibigyan ka, alright, paano ng Panginoon bibigyan ka kung ikaw mismo hindi ka nagbibigay? Alright? When we are open-handed with others, our hands are also open to receive more from God. This does not mean that God makes every Christian wealthy in material things. But it does mean that the Christian who practices this kind of grace-giving will always have what he needs when he needs it. May share ako sa inyo na ano, timing na testimony para siguro sa preaching na to. Kasi po, a couple of weeks ago, meron kaming na-receive na news na meron pala kaming isang kakilala, kaibigan, na ang parents niya nagkasakit, tapos po yung isa niyang magulang hospitalized. So, kailangan ng ano po, ng tulong. Okay? Kailangan ng tulong. So, sabi namin ni Brother M, padala tayo ng help. Okay? Padala tayo ng help. So, yung help na pinadala namin, yung taos sa puso namin. Okay? Taos sa puso namin. Nakakatawa po si Lord. Nakakatuwa si Lord. Kasi, so, ano po, alam niyo po, mga kapatid, hindi po ako nag, this is not about tithing, ha? Okay? Hindi po ito tungkol sa tithing. Ito po yung above and beyond, alright? So, pag may mga ganong needs, alam namin na hindi yun tungkol sa tithe, na, kasi yung iba nagbibigay, babawasan yung tithe nila. Alam niyo po yun. Ano ka ba? Ba't mo binabawasan yung tithe mo? Magsashare ka sa iba, tapos babawasan mo yung tithe mo. Yung tithe kay Lord John. May ganun po akong ano, mga experiences eh, di ba? Magbibigay, for example, sa pulubi, sa mahirap, tapos kaltas sa tithe. Hindi ganun. Okay? Yung tithe training wheels ni Lord John, kaya hindi ito yung pinag-uusapan natin. Okay? So, pag po may mga ganun, alam ni Lord eh, may nagkasakit, may ganito, may ganyan. Lalo na nung pandemic, no? Ang dami pong mga ganun. So, itong yung pinaka-recent. Tapos, grabe si Lord, nakakatuwa ang Panginoon. Kasi, a week after that, you know, we received a generous gift from out of the blue, from a person we never expected. Tapos, yung, kunyari, ang tatawag natin, return of investment, 15 times more. Hindi lang siya this amount times 10, pero this amount times 15. Sabi ko kay Brother M, oh, grabe, binalik na ni Lord. Pero alam niyo po, hindi naman kami nag-aabang eh. Alam mo yon. Tapos bigla mo na lang marirealize na, Lord, grabe ka naman, binalik mo na. Pero ito na yon. Binalik ni Lord, okay, kasi may pinagpipray kaming need eh. So, merong ano, may provision. Pero at the same time, pag pinilik ni Lord, nandun yung joy na, Lord, thank you! Makakapagbigay na naman ako ulit sa iba. Amen po. Lord, thank you! Makakapag-share na naman ako. Kasi, alam niyo po yan, pag nag-grow tayo kay Lord, ang dami mong nakikitang needs. Ang dami mong nakikitang opportunities na pwede kang mag-invest sa spiritual life ng ibang tao. Alright? And nandun yung desire ng heart mo na, Lord, sana makapagbigay ako sa Kanya, makapag-invest ako dun sa growth niya, dun sa buhay niya. And when God answers that, huwag mo namang kalimutan yung prayer mo. Di ba? Huwag mo namang kalimutan na in-desire mo yon. So, yun po yun. Totoo po, mga kapatid, itong sinasabi ng salita ng Diyos.
This does not mean that God will make you wealthy, all right? But it does mean that the Christian who practices grace giving will have what he needs when he needs it. When God gives us our resources, God gives us more than we need, not so that we can have more, but so that we can give more to others, that they might be shared with others. Last, verse 9, as it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Okay? So, ito na yung patutuo ng Kristiyano, yung righteousness ng Panginoon ay nag-uumapaw din sa kanilang mga buhay. Now, he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Do you want to be a blessing, brethren? Yes, right? But yung iba, do you want to be a blessing? Pag-isipan ko muna, hindi po eh, di ba? Kristiyano tayo eh. Do you want to be a blessing? By all means, I want to be a blessing. Diba? Gusto ko maging blessing ako. Ito po. Grabe po itong verse na to. In farming, the farmer needs to decide how much seed he will keep for food and how much he will plant. Okay? Ilang yung mais na itatanim mo, ilan yung rin yung mais na kakainin ng pamilya ninyo. Diba? So, if the harvest has been lean, so there is going to be less seed available for both eating and planting. All right? Now, sa context nito, money is like a seed. And the seed, it comes from God. Never forget that. The seed comes from God for the sower to plant. All right? But the Christian who believes the grace of Christ that never runs out will never have to worry. We'll never have to worry, okay, about the food to eat and the seed to sow. Because even while he sows, he is already reaping. Why? Because the Bible says, God who provides the bread for food and the seed for sowing, ano pong sabi? Will also supply and increase your store of seed and ano po? Will enlarge the harvest of your righteousness. Brothers and sisters, the whole point is righteousness. Amen po? The whole point, the ultimate goal is not to be rich, but the whole point is righteousness. The good works that will make others see that you are children of God. The good works that will make others praise the name of God. If we give according to the principles of the Bible, it will multiply to the glory of God and meet many needs. Amen? If we use it in ways other than God desires, the harvest will be poor. All harvests come from God. They do not come from the farmers. And last, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Grace giving does not bring credit to us. It brings thanksgiving to the Lord. Okay? We are but channels. Mga kapatid, through whom God works to meet the needs of others. Gustong-gusto ko to pag naririnig ko. Pag nagpapasalamat po, kunyari kami ni Brother M, tapos sasabihin ng taong nagbigay sa amin, kahit na not necessarily cash, but in kind, ganyan. Marami po kaming ganun eh. And they will say this, Ann, pinadaan lang yan sa amin. Sa inyo talaga yan. alam niyo po yun, Ann, pinadaan lang yan. And nakakatuwa pong marinig yun kasi alam nung nagbigay na yun na siya ay channel lamang. The thanksgiving goes not to the giver, all right, not to the person, but to the Lord, okay, to God. You know, I want to end with this quote by Beth Felker Jones. She's a Wesleyan theologian. Sabi niya, there are no zero-sum games in the kingdom of God. It's loaves and fishes everywhere. Okay, ano yung zero-sum? Ang pagkakaintindi ko sa zero-sum is yung isang person nagkaroon at the expense of another. So kumbaga sa isang buko pie, all right, kinain mo yung walong buko pie, tapos yung walong kapatid mo na naubusan sila. Kasi inubos mo eh. All right? So, merong nakinabang, merong naghirap. Sa kingdom of God, there are no zero-sum games na merong, ano po, merong
nakukulangan o naghihirap, merong nababawasan. Hindi po ganun ang kaharian ng Diyos eh. It's loaves and fishes everywhere. Of course, I don't have to explain. You know that. That's John chapter 6. All right. That's the miracle of the Lord when He multiplied the loaves and fish. May nagkulang ba? Hindi. Sobra nga eh. 12 baskets nga eh. The second time it happened, nagkulang ba? Hindi. Sobra. Pito nga yung sumobra eh. Christ, our generous King. Let's all stand, brothers and sisters, and let's thank the Lord. And then later on, we're going to sing that song again. Manalangin po tayo, mga kapatid. Our loving Heavenly Father, maraming pong salamat sa inyong mga salita, dagdag na katuroan, Panginoon, upang ang buhay namin ito, Panginoon, this ransomed life that you have, Lord, that you have given to us, Lord Jesus, Lord, might indeed be to the praise of your glory. Maraming pong salamat, Panginoon, that there is, Lord, a godly stewardship of our possessions, a godly stewardship, Lord God, of our money, Panginoon. Lord, thank you for this series that we've had for a month. Lord Jesus, you have been so gracious, you have been so kind that you have upheld this series, Lord God, in the fear of the Lord. You have upheld this series, Lord Jesus, knowing, Lord God, that we teach it in reverence to your word, in reverence to your name and glory, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, pagkatuloy ninyong pinapaalala sa amin, Panginoon, that you are the owner of all things. Indeed, you are the one who supplies the seed to the sower, O God, and the bread for the eater. Lord Jesus, lahat naman po ay nanggaling po sa inyo. Maraming salamat. And this is our prayer the same way, Lord Jesus, that the Apostle Paul, Lord Jesus, prayed for Corinth. Prayed, Father God, that the believers in Corinth, Lord Jesus, would experience the grace of Christ in generosity. This is our prayer too, O Lord Jesus, that we, Lord God, might also, Lord, experience your grace in our hearts, Lord God. Tunay, Panginoon, kami po ay napuspos na, kami po ay na-reward na nang binago niyo ang aming puso. Lord Jesus, kami po ay napuspos at na-reward na, Panginoon, when you have already transformed our hearts into becoming hilarious, cheerful givers, Lord. Lord, this is grace. This is grace, Lord Jesus, because our fallen nature could never ever give, Lord God, this the way that you want us to, Lord, with cheerfulness. Maraming pong salamat, Panginoon. Nagpupuri po lamang kami sa inyo. Tinataas namin ang inyo pong banal na pangalan, aming Ama. Panginoon, salamat po. Tunay nga, Panginoon. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran mula po sa inyo, Panginoon, O Lord God. Nang nakakalimutan namin, Panginoon, ang grasya na abot-abot, lampas-lampas, Panginoon, na natanggap namin from the generosity of Jesus Christ. We ask for forgiveness, Lord God, Panginoon, if we have failed, Lord, to become more like you. Lord, if we have failed, O Lord God, Panginoon, Lord, in cherishing, Lord God, in meditating, O God, Lord, on the undeservedness of the gift of salvation, Lord God, that we have freely received by grace, Panginoong Jesus. Mihingi po kami, Panginoon, ng forgiveness, Lord, dahil tinititigasan namin ang aming puso. Panginoon, dahil, Lord God, pinipikit namin ang aming mga mata. Humihingi po kami ng awa at grasya ninyo, Panginoon, sa mga panahon, O Lord God. Panginoon, nagiging Diyos at Panginoon namin ang salapi. Patawarin niyo po kami, Panginoon, O Lord God, kung ang mga bagay na ito, Panginoon, ay nagko-consume sa amin, Panginoon, ito ay hindi nakalulugod sa inyo. You've taught us, Lord, not to live anymore for ourselves, but to live, Lord Jesus, for you. To live for your
plans, your purposes. Maraming marami pong salamat. Lord Jesus, it is our prayer that you will use, Lord Jesus, your church, your children, Lord God, to be testimonies of blessing, Lord God, to others. Hallelujah, hallelujah. Dinadalangin namin, Panginoon, na saan nyo man po kami tinawag, saan nyo man po kami nilagay, Panginoon, we pray, Father God, for the sake of your name. Lord, we pray, Father God, na makikita po ng aming pong mga taong nakatingin at nakapaligid sa amin, Panginoon, na tunay nga, Lord, apaw at puspos ang biyaya nyo sa inyong mga anak. Makita nila, Panginoon, ang aming bukas na palad. Makita nila, Panginoon, ang aming goodness at generosity na siya namang galing po sa inyo. We pray for a testimony, Lord God. We pray, Father in heaven, that truly, Lord, we shall walk by faith and not by sight. Thank you, Lord Jesus, for your grace to us today. We love you, Father. We praise you. We exalt and glorify your most holy name. Bless your people here, Father God. Bless your church. Bless each one, O Lord. Father in heaven, indeed, O Lord God, nagpapasalamat kami, Panginoon. This is gonna be a new chapter in our lives. You have taught us, and may your word, Lord, bring forth fruit in our lives. We thank you, we praise you, we love you. In Jesus' most mighty name we pray. Amen and amen. Umawi tayo, mga kapatid. Let's sing yung pong kinanta natin kanina, Generous King. To beat, you gave us breath and air to breathe. It's all from you, Lord. It's all from you. And you give the morning sun its life, all that we need, your hand provides. It's all from you, Lord. It's all from you. With humble hearts, we thank you. With grateful hearts to sing out, Generous King, you give. Out of your fullness, showering kindness you give. Generous King, mercies unending, love never failing you give. The wrath we deserve was furious, the cup that we drink is full of love. It's all from you, Lord. Amen. It's all from you. Amen. Your spirit you've freely given us. Now we see Jesus glorious. It's all from you, Lord. It's all from you. With humble hearts you thank you. With grateful hearts you sing out, Generous King, you give. Out of your fullness, showering kindness you give. Generous King, mercies unending, love never failing you give. Thank you for your goodness poured on us through Jesus. Thank you for your goodness. Thank you, Lord. Poured on us through Jesus. Thank you for your goodness. Poured on us through Jesus. Thank you for your goodness. Pour on us through Jesus. Let's sing to the Lord. Generous King, you give. Out of your fullness, showering kindness you give. Generous King, mercies on earth.
God bless you, brothers and sisters. Ingatan po kayo ng Panginoon. Son and Holy Ghost, bless the Lord.